mga technique at sa bago pa nating ka-technique. Iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga technique manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga technique ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga technique doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga technique, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga technique yung link sa description. Welcome back mga technique sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong technique sa inyong ituturo. Ngayon mga technique, mag-aayos tayo ng Redmi Note 9. Ito mga technique, pwede nyong i-apply sa lahat ng model ng Redmi. Nga pala mga technique, ang issue nito ay nagpapatay buhay siya. Nagagamit lang siya kapag naka-charge. Yan mga technique. Subukan natin i-charge. Yan. Saksak natin. Ito nga pala daw mga technique, sabi ng customer ay napagawa na sa iba na palitan na ng power button tsaka program, pero nagpapatay buhay pa rin siya. Yan, naka-charge siya. Ibig sabihin mga technique, yan, buhayin natin. Kapag ka binuhay natin siya, ang nangyayari sa kanya mga technique ay pag tinanggal natin tong charger, ano siya, namamatay. Yan yung technique na ituturo ko sa inyo kung paano nyo siya aayusin. Kaya mga technique, tapusin nyo tong video kasi makakatulong to sa inyo para maayos nyo yung cellphone nyo. Yan. Hanggang patay buhay lang siya. Kumbaga, restart lang siya ng restart. Yan ang ating aayusing unit. Yan mga technique, tanggalin na natin yung charger. Kasi ito naman malimit mangyari to sa Redmi, kaya ma-apply nyo sa inyong cellphone. Mapa anong model ng Redmi. Basta Redmi brand. Yan. Yan mga technique, tanggalin natin yung SIM tray. Ito mga technique, napakadali lang itong ayusin. Hindi nyo na kailangan pa ng bumayad o gumastos ng malaki. Yan. Tanggalin mga technique ang back cover. Tapusin nyo lang mga technique itong video. Mamaya, ayos na to. Tuturuan ko kayo ng technique. Ngayon na lang ulit tayo mga technique makakapag-upload kasi nga ano, yung mga ginagawa natin ay may mga video na tayo. Kaya kung kayo gusto nyo pang mapanood ng ibang mga paggagawa, bisitahin nyo yung ating YouTube channel at huwag nyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa ating mga videong padating. Yan. Yan mga technique, yun nga, nabuksan na to, makikita naman natin. Intact na yung kanyang sticker. Tanggalin natin mga technique yung kanyang cover ng motherboard. Yan mga technique, tanggalin ang cover ng motherboard. Tanggalin ang fingerprint. Bago tanggalin yung battery. Yan. Ganito mga technique ang issue nito. Sasabihin ko na para di na kayo mahirapan. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo na okay na yung unit. Kapag ganito mga technique, nagagamit lang siya kapag naka-charge. Tulad ng gagawin natin ito, malimit nga itong mangyari sa Redmi. Ang problema dyan mga technique ay yung battery. Hindi porke mga technique, hindi lobo yung battery or makinis, ay ano na siya, hindi na siya sira. Para ma-try natin, gagamit tayo ng ibang battery. Ito mga technique, pang Realme. Mismong pinaka-top ng battery, papunta dito sa motherboard, pareha siya. Kaya pwede natin siyang gamitin. Basta same output sila. Yan. Tap lang natin yan mga technique. Yan. Hindi ko muna inalis yung battery para makita ninyo. Kasi mamaya dadaan dito yung customer, papakita ko sa kanya. Ginawan ko muna ng video habang wala pa. Mapapanood din naman to niya. Yan mga technique. Yung dinagay nating battery pang Realme C3 yan. Battery ni Realme kinabit natin sa Redmi. Pero temporary pa lang yan mga technique para lang matest natin yung unit at mapakita natin sa customer na yun ang may problema. Yan, battery lang. Kasi pinaltan pa daw to ng power button. Yan. Yan mga technique. Di na siya namamatay. Nagbukas na siya.
Ibig sabihin mga technique, yung may problema lang dito ay yung battery. Yan. Kapag ka ang issue ay ano, mabilis malobat, bago, nagagamit nyo lang siya kapag ka naka-charge. Kapag ka binunot nyo yung charger, namamatay siya, problema battery. Mas una nyo itry palitan yung battery. Yan mga technique, okay na siya. Yan. Kasi ito, pagka ginamit mo ng mga 3 seconds pa lang, mamamatay na kapag ka nabuhay na ganyan. Kapag ka yung ginamit ay yung stock niya mismong battery. Kaya sira na yun. Kumbaga, hindi na siya pwedeng i-charge. Siguro ito mga technique, ginagamit ito nang naka-charge. Pero hindi naman lobo yung battery niya. Mabilis lang talagang masira yung ano, yung battery ni Redmi. Mamaya, tatanong ko kung papayag si customer kung papa-convert niya tong battery ni Realme sa Redmi. Kasi, kaysa magtatagal yung unit niya, kasi wala akong stock dito ng battery, ito, original battery, pwede naman natin gawan ng paraan para magamit niya. Yan. Okay na siya mga technique. Yun mga technique, kung nakatulong tong video ito sa inyo, huwag nyo ko naman kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share para naman marami pa tayong matulungan. Bago mga technique, huwag nyo kalimutan sumali sa ating raffle, yung link nasa description at pin comment. Yun mga technique, salamat sa panonood and God bless.